5 types of person na hindi deserve mabigyan ng gifts either in cash or in kind. Ngayong holiday season, Christmas, tsaka New Year, usually namimigay tayo ng mga gifts. So either in cash or in kind. Kaya lang, hindi mo talaga may iwasan na merong mga tao na hindi deserve mabigyan ng gifts. Kaya pag-uusapan na natin ang 5 types of people na dapat hindi talaga deserve na mabigyan ng gifts. Ang pinakauna ay yung mga namimili. So, binigyan mo na siya ng shoes. Pero ang gusto pala niya is yung branded na shoes or yung ibang brand pala na gusto niya. And marami siyang sinasabi na bakit hindi ganito yung binigay mo sa akin. Dapat yung ganitong ano shoes kasi syempre nasa trend. Tapos, yun yung dream shoes ko. Yung mga ganon, namimili. So, ikaw na, imbis na yung intention mo ay dapat mapasaya yung tao, maluloka ka kasi namimili siya ng kung ano-ano pa. So, nakaka-disappoint, diba? Number 2 is binibenta yung mga binibigay na gifts. And usually, ang mga binibigay na gifts na binibenta ay mga sapatos, watch, or cellphone. So, syempre, dapat maging happy sana yung taong nagbigay ng gift. Kaya lang, binenta. So, parang, ay, ba't ganun? Nakaka-hurt, di ba? Yes, we understand kung practicality-wise, baka kailangan ng tao ng pera. Kaya lang, yung mga tao naman na hindi nila kailangan ng pera tapos binibenta, parang there's something off. So, you can argue with me regarding this particular type. Pangatlo ay yung nire-reject nila ang mga gifts. Kasi, hindi mo maintindihan kung ano yung nasa utak nila, kung bakit more than twice na nilang nire-reject yung mga gifts mo. So, therefore, ibigay mo na lang sa iba. Kasi nga, di ba, sayang yung time mo, yung effort mo, tsaka, syempre, gumastos ka. Tapos, syempre, nag-isip ka pa na ano yung mga dapat na kailangan niya, tapos yun pala hindi mo ina-expect, ire-reject niya. Kaya dapat sa ibang tao mo na lang ibigay yung mga gifts na yun. Pang-apat naman ay ang mga taong tamad. Kasi nga, di ba, pagdating sa bahay, hindi sila gumagalaw pagdating sa chores or kapag may favor ka, ayaw nila, ang dami palusot, o kaya kapag may emergency, talagang wala silang pakialam. Kaya, mawawalan ka talaga ng gana na bigyan sila ng gift or bigyan sila ng reward kasi nga, syempre, wala, as in, deadmatology lang sila sa buhay mo. So, sayang. At ang panglima, obviously, yung mga kumakalaban sa'yo. So, hindi lang yung physically na sinasaktan ka, kundi eto rin yung mga emotionally, yung nagiging nagger sa'yo, diba? Nakasakit lang ng damdamin. At mas lalong-lalo na sa mga taong pinagchichismisan ka. O, diba? Eto yung mga taong dapat na wag na wag mo talagang bigyan ng gift. Kasi kahit kailan, hindi sila naging mabuting tao para sa'yo. Kaya, i-deadmon mo na rin sila kasi nakastress lang sila sa buhay mo. Tsaka sayang lang effort mo at pera mo sa kanila. Kaya ang advice ko lang sa inyo, piliin nyo yung tamang tao na pagbibigyan nyo ng gifts. Especially yung mga tao na tumutulong sa'yo, yung loyal sa'yo, yung talagang nagkakaroon ng beneficial outcome sa relationship nyong dalawa. So, pwedeng ito yung mga family members mo, ito yung mga friends mo, ito yung mga relatives mo, ayan. Kasi, kung alam mong kapakipakinabang sila, syempre, i-reciprocate mo naman yung mga efforts nila na at least kahit papaano nagkaroon sila ng tulong and support and loyalty sa'yo. Kasi naman yung mga tao na mahilig mamili, mahilig, alam mo yun, mag-reject, tapos aawayin ka pa. Yung mga ganon. Kaya, it is better for you to choose yung sinong tamang tao na pagbibigyan mo para less stress, less frustration, tsaka hindi ka madi-disappoint. So, I hope, ladies and gentlemen, na nakarelate kayo dito sa short video and sana may mga lessons din kayong napulot. Kaya, thank you very much. Once again, I would like to greet you. Merry Christmas and a Happy New Year. So, that's it, guys. Always stay safe.